bulaklak na babae. Upang maiwasan ang pagnanasa na pakasalan ang kanyang dalawang kapatid na lalaki, tumakbo sa mga suburb upang tamasahin ang kanyang katandaan ng mag-isa. Dahil para magkaroon ng matitirhan, ginamit ng dalaga ang pala ng kanyang mga ninuno para maghukay. Gumugol ng 365 araw mula sa dalawang walang laman na kamay upang lumikha ng isang malaking luxury villa. Paano niya nagawa ito? Ngayon, nakakita siya ng isang piraso ng lupa na hindi maabot ng mga ibon, at nilinis niya ang mga damo gamit ang kanyang kamay. Kunin ang piko ng ninuno at magsimulang maghukay. Sa isang kisap mata ay lumitaw ang isang 50 square meter na hukay. Ngunit ang lalim ay hindi pa rin sapat, kung minsan ay gumamit ng pala upang ayusin ang dingding. Susunod, palitan ang asarol upang magpatuloy sa paghuhukay. Nakakabilib ang tiyaga ng dalaga. Maghukay ka lang ng ganyan ng ilang oras nang hindi napapagod. Natatakot ako na hinukay niya ang asarol at tinamaan ang binti ko. Nakita ng batang babae ang kamag-anak na lalim at nagsimulang sundan ang mas mababaw na posisyon upang gawin ang silid tulugan. Kagaya ng paghuhukay na walang tigil. Sa lalong madaling panahon ay hinukay ang isang double bed na 2 metro ang lapad. Pagkatapos maghukay, gamitin ang iyong mga kamay upang itulak ang lupa sa isang gilid at pagkatapos ay gumamit ng pala upang itulak ito palabas. Mukhang medyo tapos na ang dalaga at saka siya nagdala ng mahabang hagdan para ihanda ang gawaing dingding. Sa dingding ay inayos niya ang isang string ng abaka bilang isang panukat. Gumuhit ng 2 mababaw na linya pagkatapos ay simulan ang paghuhukay. Ang pader ay hinukay niya ng malakas, na naging sanhi ng pagbagsak ng lupa. Sa isang kisap mata, naghukay siya ng kanal sa harap ng kanyang mga mata, at kasunod ay para siyang iskultor na nakatayo sa isang hagdan na maingat na nagpapakintab sa mga sulok ng dingding. Pagkatapos ng 2 oras, ang unang bahagi ay pinakintab na mabuti. Tuwang-tuwa siya sa kanyang pagkakagawa. Ngayon ay kailangan niyang gawing hagdanan ang kanyang maliit na bahay. Kaya lang, walang humpay na paghuhukay, napakabilis na umabot sa lupa ang hagdan. Bawat hakbang niya ay pinapatalas niya ang kanyang pala upang hindi masugatan ang kanyang binti. Kaya kapag bumaba ay mas maginhawa. Para maging parisukat ang daan, nag-ukit din siya ng magagandang larawan sa mga gilid. Isang flower girl ang tumakbo sa malalim na kagubatan na ito para magtayo ng isang marangyang villa mag-isa. Susunod ay ang mahusay na pagsasaayos ng silid tulugan, na kailangang maingat at maingat. Sa tuktok ay kailangang inukit na pandekorasyon, ang dingding sa itaas ng ulo ng kama ay inukit sa hugis ng isang kurtina. Panghuli, gumamit ng pala upang itama ito. Pagkatapos ay maghanda upang gumawa ng isa pang pader upang maghanda para sa isang malaking bathtub. Huwag tumingin sa maliit na batang babae na may kamanghamanghang pisikal na lakas. Ang pader na kanyang hinukay ng husto sa isang kisap mata ay lumitaw ang isang mahabang kuweba. Ang labis na lupa ay itinutulak sa likod gamit ang isang pala upang itulak ito palabas. Bigla niyang nakita ang sarili niyang may kaunting crush. Kaya, pagpunta sa bahay ng punong nayon, kumuha siya ng 2 nyog at pinutol ang ulo gamit ang putik na putik. Umupo sa punso at masayang uminom. Pagkatapos kong inumin, hindi ako tumigil sa paghuhukay. Gamitin ang pala upang maingat na gilingin ang mga dingding. Ang labis na lupa ay nililinis sa pamamagitan ng kamay. Susunod na nagsisimula ang gawain ng paghuhukay ng bathtub. Ang gayong walang tigil na paghuhukay ay mabilis na nakabuo ng isang bathtub. Ang loob ay kailangang bahagyang patag upang maiwasan ang pinsala sa likod. Ang batang babae, na nakakaramdam ng sobrang monotonous, ay nagsimulang palamutihan ang dingding na may mga ukit na alon. Pumunta siya sa isang punso para maghanda ng sofa table. Matapos gumuhit ng 2 mababaw na linya sa gitna at magsimulang maghukay gamit ang pala, mabilis na hinati ang punso sa 2 bahagi. Susunod ay ang pagtatrabaho sa sofa. Hukayin ang pangunahing hugis ng sofa na lilito. Bukod dito, ang tuktok ay inukit din ng isang maliit na hugis cake na unan. Maingat niyang hinasa ang bawat kahilingan sa pagiging perpekto. Ang pagkurap ng mesa ay inukit din niya. Pakiramdam ng dalaga ay hindi pa rin sapat ang temperamental nitong sala. Muli, inukit ang isang magandang larawan ng bulaklak sa dingding. Sa gitna, maginhawa ring magdagdag ng malaking kabinet ng sapatos sa gilid. Pinagmasdan ng mabuti ng dalaga at saka tumayo sa marangyang kama. Saglit niyang hinukay ang unan at niyakap ang unan. Bukod dito, ang bawat sulok ay pinatalas para sa isang makinis na bilugan na sulok. Sinubukan niyang humiga, tumitingin sa posisyon na parang komportable. Nalaman ng batang babae na ang malaking kama na ito ay hindi pa rin sapat na regal, sa headboard na gawa sa estilong European. Ang huling bahagi ay gumagawa ng parehong bagay. Sa wakas, ang pader upang umasa sa paglililok ng ilang higit pang mga hugis at pattern. Magiging ganito ang hitsura ng buong medyo hugis na silid. Nagdala siya ng ilang mga langgam sa gilid ng kalsada at gumamit ng malakas na puwersa para basagin ang mga ito. Lagyan ng kaunting tubig para haluing mabuti. Ito ay natural na semento.
ang paggamit ng iyong mga kamay sa halip na isang pala upang ilapat ang semento ng paunti-unti sa paliguan ay maaaring magkaroon ng epektong hindi tinatablan ng tubig. Kasunod ay itong magarbong kama, pagkatapos ay ang sofa at mesa. Punan ang buong silid, habang ang semento ay hindi pa natutuyo sa lupa at ang bathtub ay gumuhit ng ilang mga parisukat. Sumunod na tumakbo siya pabalik para kumuha ng 2 balde ng natural na sangkap, at gumamit ng brush para ipinta ang tub na berde at puti. Sa oras na iyon, siya ay tulad ng isang pintor na masusing pininturahan ang bawat kasangkapan sa maliliwanag na kulay. Ang buong silid ay maganda ang pagkakaayos, at ito ay comfortable sa unang tingin. Ngayon isa pang hakbang ang kulang sa pagsubok sa pagtanggap. Yung babaeng may dalang tubig sa bathtub, tumakbo ng pabalik-balik ng ganyan, sa wakas na puno ng tubig. Pero gusto niyang punuin ang tiyan bago maligo, at hindi niya alam kung saan direktang ilalagay ang apoy sa mesa para magluto ng beefsteak. Bukod dito, ang mga materyales ay hindi nagkukulang. Kung titingnan ang kanyang hitsura, kumakain siya ng napakasarap na may kasamang sobrang kanin, dapat kumain siya ng 2 mangkok. Pagkatapos niyang kumain ay hindi na niya naiwasang maghubad ng damit at hindi na niya napigil ang maligo. Malinis ang dumi sa kanyang katawan at natulog siya sa 2 metrong lapad na kama. Gusto mo ba ng ganitong villa para sa iyong sarili? Dear friends, remember to press the follow button. Thank you guys, next week may mga special videos pa.